Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Ngayon ay 18 ng Oktubre at ipinagdiriwang ng Inang Simbahan ang kapistahan ni San Lucas, manunulat ng mabuting balita. Kaysa ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating ka upang anyayahang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga tao kinalulugda niya, pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa alat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan niya sa libutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nagalis ng mga kasalanan, sa libutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, maawa ka sa
amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataasasan, kasama ng Espiritu Santo. Sa kadakilaan ng Diyos Ama, panalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo si San Lucas para sa paglalahad at pagsulat ng isiniwalat mong hiwaga ng iyong pagmamahal sa mahihirap. Ipagkaloob mong ang mga dinakila mo sa pagtataglay ng iyong ngalan ay manatiling nagkakaisa ng damdamit isipan at lahat ng mga bansa ay maging mapalad na makita ang iyong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, iniwan na ako ni Dimas dahil sa pagkahumaling sa bagay na pansanlibutan. Siya'y nasa Tesalonica. Nagpunta sa Galacia si Crescente. Si Tito naman nasa Dalmatia. Si Lucas na lamang ang kasama ko. Hanapin mo si Marcos at isama mo dito, sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Pagparito mo, dalhin mo ang aking balabal na iniwan ko kina Carpo sa Troas. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong yari sa Pergamino. Napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Pandaytanso. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol na tutol siya na ipinangaral natin. Walang sumama sa akin nang una akong humarap sa hukuman. Pinabayaan niya akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Ngunit pinatubayan ako ng Panginoon at binigyan ng lakas upang maipahayag sa mga hintil ang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang Diyos sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin, ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Ang sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magsitayo po lahat.
Alleluia, 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 Alleluia. Inirang tayo ni Kristo upang mamungang totoo bilang mabubuting tao. Alleluia, 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 Alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasaka nila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga kasama natin ngayon sa pamamagitan ng telebisyon at radyo dito sa Batangas at mga karatig lalawigan, lalo tigit ang mga nakikinig sa ating himpilan ng 95.9 Radyo Totoo dito sa Batangas. Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Ito po ang mga huling salita ng mabuting balita sa araw na ito habang ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni San Lucas, isa sa apat na mga manunulat ng mabuting balita. At kapag pinag-usapan ang paghahari ng Diyos, marami sa atin ang iniisip ay ang langit. Tama naman po, ang paghahari ng Diyos ay magkakaroon ng katuparan sa huling panahon kapag tayo ay napaharap na sa kaharian ng langit. Pero mga minamahal, ang paghahari ng Diyos ay maaaring maranasan natin ngayon at kahit nasaan tayo. Ito ang mga pagpapalalim ng pagninilay tungkol sa paghahari ng Diyos. Oo, tama na ayon sa katisismo, sa harapan nating pakikipag-isa sa Diyos kapag tayong lahat ay napunta sa langit, yun ang kanyang kaharian. Pero ang kaharian ng Diyos ay kung nasaan ang Diyos. At kung tayo'y naniniwala na sa lahat ng pagkakataon, kasama natin ang Diyos, ang lahat ng lugar ay kaharian ng Diyos. Kaya kahit nakakapagduda ang inyong mga tahanan, kahit minsan ay nagkakagulo kayo, ang paaralan, ang opisina, ang simbahan,
ang mga ito'y lugar ng paghahari ng Diyos. Kailan po, Father? Kapag ka naroroon ang Diyos. Kahit sa dadalawang nagkukwentuhan o nagdadasal o namamasyal, kapag naroon ang Diyos, ito'y paghahari ng Diyos. Ay kailan ka po, Father, malalamang naroon ang Diyos? Kapag naroon ang pagmamahal. Yun ang tanging pagkakataon para masabi nating naroon ang Diyos. Hindi kaya't nagdadasal ka ay naroon ang Diyos? Sapagkat may mga nagdadasal na may puot sa puso. Paano kang magdadasal habang galit ka? So wala doon ang Diyos. Merong mga naglilingkod. Tingnan niyo ang inyong mga kapitan ngayon. Di kayo kasi sipag. May mga naglilingkod na masisipag. Pero wala doon ang Diyos. Lalo na kung ito'y ginagawa para magpakilala. Para makatanggap ng kapalit. Merong mga tumutulong, nagbibigay. Pero wala doon ang Diyos. Sapagkat hinihintay nila ang kapalit. Ano mang gawain, basta wala ang Diyos, wala ang pagmamahal, hindi iyon may tuturing na kaharian ng Diyos. Pero anumang gawain na naroon ang pagmamahal, kahit papilit na pilit iyan, nariyan ang paghahari ng Diyos. Si San Lucas, sa kanyang buong buhay, siya ay doktor ayon sa mga kwento at sa storya ni San Lucas. Pero ginamit niya ang kanyang pagiging doktor para maibahagi ang pag-ibig ng Diyos nang sa gayon ay maisulat naman niya ang mga aral at buhay ng Panginoong Jesus. So sa lahat ng buhay ni San Lucas, ito'y buhay ng pagmamahal, buhay ng pagsasakripisyo. Tayo rin, lahat ng pagkakataon ay buhay pagmamahal. Father, paano po malalamang pagmamahal? Ay napakahirap nga ho minsan. Paano ko sasabihin pagmamahal yung inaalagaan ko ang aking nanay na matanda na o ang aking mga may sakit sa amin? Ay ako'y hirap na? Ang pagmamahal ay maraming muka. Ang pagmamahal hindi lagi masaya. Ang pagmamahal hindi lagi nakatawa. Ang pagmamahal minsan umiiyak. Minsan napapagod. Minsan nakakasawa. Kaya kayong mga patuloy na nagsasakripisyo, nagtatrabaho para sa inyong pamilya, kahit na minsan hindi kayo napapasalamatan, yan ay pagmamahal. Yan ang mukha ng pagmamahal na nagsasakripisyo. At kung nasaan ang pagmamahal, naroon ang Diyos. Naroon ang kaharian niya. Tingnan niyo ito. Sa palagay ninyo ay nung namatay si Kristo, siya ay tuwang-tuwa. Hirap na hirap yan. Pero naroon ang pagmamahal sa gitna ng kanyang hirap. Naroon ang Diyos. Sa mga pagsubok natin sa buhay, sa mga pagkakataong hindi natin alam ang gagawin, sa mga problemang paulit-ulit na sumasama o dumadating sa atin, sa mga pagsubok sa ating buhay pamilya, buhay pakikipag-isa, buhay pagtatrabaho, buhay paglilingkod, lahat ng ito, kapag nasa pagmamahal, ito'y karanasan ng pag-ibig at kaharian ng Diyos. Kaya, ang kaharian niya hindi nasa langit lamang. Ang kaharian ng Diyos ay kung nasaan siya, kung nasaan ang pagmamahal. Kaya kahit kayo nahihirapan, kahit tayo nagdurusa, yan ay paghahari ng Diyos kung nariyan ang pagmamahal. Sabi nga po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, ang paghahari ng Diyos ay katatayuang ang Diyos lamang ang pinahahalagahan. Kapag mahalaga at minamahal ang kapwa, naroon ang paghahari ng Diyos. Mga minamahal, ito ang idalangin natin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagmahal na puso at buhay upang sa lahat ng pagkakataon,
sa hirap man, sa ginhawa, sa pagsubok, sa problema o mga pagtatagumpay, ang lahat ng ito ay maging karanasan ng iyong kaharian, ang karanasan ng pagmamahal. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tiyapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan ay at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa mga kaloob na buhat sa iyo, pagbigyan mong kami kusang makapaghain upang ang mga alay na inihahandog namin ngayong kapistahan ni San Lucas ay magdulot sa amin ng kagalingan at kadakilaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mong dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming naririto ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa kami sa mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Patuwag mo kami, ipahintulot sa tuso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan
samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Dwelling is your own.
gate. Behold my shield, my King, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of Ang isa sa gawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. I would forsake a thousand other days anywhere if I could spend one day in your court, belong to you alone. My strength are you alone, my glory, my King, and my God. Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap namin sa hapag mong banal ay magpabanal at magpalakas sa amin sa pagsampalataya sa mabuting balitang ipinangaral ni San Lucas sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ay binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat kami po kami ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po muna para sa ilang paalaala. Una sa inyong pagbisita sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, gamit po ang ating main arch entrance, yung malaking arko dito sa bandang likuran, tayo ay may malalaking safe at free parking dito sa loob ng pambansang dambana. Ito po'y tulong sa inyong pagbisita dito.
at hinding ipinatutupad ang panawagang Kleigo, clean as you go, upang mapanatili ang kalinisan sa pambansang Dambana, mangyaring pakitapon ng inyong mga basura sa tamang basurahan at huwag po kayong mag-iiwan ng kalat dito sa loob ng simbahan. Ipinapaalala din na ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Sa inyong pagbisita dito, mangyaring pakisunod ng mga tama at angkop na kasuotan. Ito'y pagbibigay galang natin sa Panginoong nasa banal na Eucharistia. Nakahanda na po sa bandang unahan ng main church ang paglalagyan ng mga sobre na may pangalan ng inyong mga mahal sa buhay. Sila po'y ating ipagnonobena sa unang siyam na araw ng Nobyembre at buong buwan naman nating ipagdadasal ang kapayapaan ng kanilang kaluluwa. Makipag-ugnayan kayo sa aming mga tagapaglingkod para sa mga detalye nito. Ang ating kumpilang pamparokya ay sa darating na November 25 para po sa mga 12 taong gulang pataas na nasasakupan ng pambansang Dambana. Mangyaring kayo magpalista kung nais magpakumpil sa opisina ng parokya hanggang 7 lamang ng Nobyembre. Sa darating pong Lunes, 23 ng buwan ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, tayo ay may healing mass at healing liturgy na may pagpapahid ng langis sa 9:00 ng umaga, pangungunahan ni Father Glenn Cantos, at sa 5:00 ng hapon, pangungunahan ni Father SJ. Kayo po at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahang makiisa. Maraming salamat sa inyo. Ipagpaumanhin ninyong ating pansamantalang isinara ang ating main church sa kadahilan ng tayo ay magkakaroon ng general cleaning ngayong maghapon, paghahanda para sa healing day ng October 23. Ang ating sunod na misa, mamayang 10:00 ng umaga, inaasahan namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Gagawin po ang pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasan, isipin ang mga taong nais ninyong ipanalangin para po sa mga nasa kanilang tahanan, ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub at mga miracle oil, nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya.
Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa ating mga tagapaglingkod at sa inyo pong lahat na nakaisa sa ating banal na pagdiriwang. Maraming salamat sa inyo. Lagi po kayong mag-iingat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humayo kayong mapayapa at laging pagharian ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Humayo kayo at gawing mga alagad ang lahat ng mga bansa.